Magsasabay muli ang preventive maintenance shutdown ng ilang planta ng kuryente sa susunod na linggo. Sa imbestigasyon naman ng biglaang pagsasara ng mga planta at bitin na power supply, walo pa lang sa 19 na generation companies ang nagsusumite ng paliwanag. Narito po ang aking report. Noong June 7 pa, inisyuhan ng Department of Energy ng show cause order ang 19 na mga generation companies o mga may-ari ng planta ng kuryente. Pinagpapaliwanag sila bakit biglang nagsara ang kanilang mga planta o kaya bitin ang sinuplay na kuryente. Pero mahigit isang linggo mula ng deadline, walo pa lang sa 19 na generation company ang sumasagot. Ito nga problema ko eh. Paano kami makakagawa ng complete analysis? So again, compliance is the issue. Ang aksyon laban sa mga generation company dahil sa hindi nila pagsagot, ipapaubayan ng DOE sa Energy Regulatory Commission na may kapangyarihang magpataw ng parusa. The penalty will depend on the rule violated and the gravity of the violation. May sariling imbestigasyon ng ERC at maaaring lumabas ang resulta sa loob ng 2 buwan. Iniimbestigahan ng mga generation company dahil nang halos sabay-sabay silang nagsara o bitin ang isinuplay, nagresulta ito sa rotational brownout sa Luzon mula May 31 hanggang June 1. Ito ang dinadahilan ng ilang power distributor sa pagtataas singil. Nag-abiso na ang Albay Power Energy Corporation ng mahigit 3 pesos per kilowatt hour na dagdag singil sa kanilang generation charge. Bago nito, nag-anunsyo na ang Camarines Sur Electric Cooperative 2 ng dagdag 1 peso per kilowatt hour. Nauna na rin nagtaas ng singil ang Meralco dahil dyan. Pero sa mga susunod na linggo, muling magkakasabay ang preventive maintenance shutdown ng ilang mga planta, kaya posible ang yellow alert. Sa meeting kahapon, pinapaayos ng DOE sa National Grid Corporation ang schedule kahit bumaba na ang demand sa kuryente dahil sa paglamig ng panahon. Hinihintay pa ang final recommendation ng NGCP.